It's my life. Hello guys, kumusta na kayo dyan? So today, magluluto tayo ng chapsuy. Ito ang ating mga ingredients. So pasensya na, medyo siksikan dito sa table namin, okay? And then, of course, happy 400 subscribers na tayo. So, sana makabot tayo ng 1K. And shout out to Ryan the vlogger. So lagi siyang nagre-request na i-shout out. So sorry, ngayon po lang siya na shout out. So ito na po yung mga ingredients natin. Ano ba mga ingredients para sa ating chapsuy? So ayan, nakita nyo, meron tayong tofu dito sa kaliwa. And then sayote. And ito ang ating sahog, syempre, shrimp. And meron tayong minced garlic. And ito, meron tayong, ano tawag dito? Broccoli, yan. Carrots, bell pepper, meron tayong red and green para medyo makulay. And then mushrooms, these are shiitake. Tama, shiitake mushrooms. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation, basta ganun. And then quail eggs, so syempre na-boil na siya. Tapos onions. Yung green onions to, ang green onions, how good? White onions pala, sorry. And then flour and oyster sauce. So, ayan po. Tingnan natin kung paano lulutuin yan. Okay? So, standby lang tayo, guys. So, guys, umpisa na natin ang pagluluto ng chapsuy. So, ayan. Pinainit na yung aming pan. And then put some oil, so depende na yun sa inyo guys. Ang gamit namin pala ay canola oil, syempre para healthy, it's good for the heart. So matagal na kami gumagamit ng canola oil kasi nga, so sa based sa mga nababasa, parang next siya sa olive oil na healthy. So ayan, ang susunod dyan pag nainit na yung oil, okay, minced the garlic or sauteed the garlic. So huwag masyadong sunugin yung garlic kasi medyo makait yan at overcook. So medyo ano lang, tsaka magsyempre maapektuhan yung chapsuy. So tansin lang natin yung tamang luto niya, hindi naman sa kailangan pa-browning na tulad ng ibang recipe. So yan, pag alam natin medyo luto na, ilagay na natin yung shrimps. At yung ating dahog. So ano bang gagawin dyan? Iluluto mo na yung dahog? Or diretso na yung dahog? Iluluto mo na to and then set aside. Ah, okay. So, nanutuan muna pala yung ating pangsahog and then separate pa rin. Separate pa rin pagluluto natin ng mismong chapsuy. So, ayan. So, guys, ang mga seafood, hindi dapat ino-overcook kasi tumitigas o tumukunan. So, dapat mabilis lang yan. And pag nakita nyo nag-change na yung color sa orange, siguro mga 3 to 5 minutes, luto na yan. At pwede nyo na siyang set aside. So, luto na siya? Tama ba? Yeah, just set aside na natin. So, set aside na siya natin. Kasi siyempre, pag nilagay na yan mamaya at sahog natin doon sa chapsuy, maluluto pa yan. So, dapat pag nilagay natin yan doon yung talagang luto na yung ating chapsuy.
So may iwan yung garlic na iba. So yan ang mismo yung gagamitin natin pang isa sa mga gulay. Okay? So isa na natin ang mga gulay. So ayan guys, ikikisa na natin ang mga gulay. Unahin daw ang carrots. Kasi siya yung parang pinakamatigas na lahat. Okay guys, so ayan. Nilagyan ng konting tubig yung ating car. Siyempre medyo dry siya, diba? Tapos next natin ang sayote. Kasi isa rin sa tanong ng matigas. Gamit na pala namin gamitin lang sa silver kasi dito ako mabawal ang mga tigasul. So ayan, lalagyan na natin yung shiitake mushroom. And yung shiitake mushroom guys, dry yan na nabibili sa supermarket. So fresh. Ah, fresh pala. May nabibili kasi yung dry, sorry. Yung dry or yung dried ay pinababad pa yung tubig bago lutuin kasi hindi mo siya makagat, makunat yun. Dapat ibabag mo. So, fresh pala ito guys. Sorry. So, lalagyan daw ng magic syrup. Pampasarap. Hindi ito paid ng magic syrup guys. Ang ginagamit ng sarga natin. And then, lagyan ng konting water. So, add water again. Kasi nga medyo cover daw yan, cover. So, hintayin muna natin guys, let it simmer for 3 to 5 minutes. Ayan guys, medyo kumulo na ng konti. Sunod na natin ang, ano bang susunod? Baka na yung pepper. Bell pepper. Bell pepper. Bell pepper. Ito. Ano yan? Onion. And, by the way guys, ito pa lang ating broccoli ay na-blanch na. So, ayun yung ating pinag... Hindi naman siya pinagpakuluan. Yung mismo ginamit na tubig. So, hindi naman siya pinag-inilaga. Blanch lang. So, konting tawag doon. Hindi ko alam sa Tagalog. Konting pakulo. Ayan, tapakpan ulit natin. Maamay na guys, mabango na siya. So, naghalo na yung bell pepper. So, yan yung nagpapatang ulit. Then, yung onion, syempre. Okay, so, wait ulit natin na medyo kumulo. Okay guys, check ulit natin yung gulay at yan, lalagyan natin ng konting sabaw yung ginamit natin pang blanch dun sa broccoli. Siyempre, para nandyan yung potassium. Hindi naman kailangan yung sabaw lahat yun guys kasi hindi rin magandang masyadong masabaw. Pero depende rin sa inyo. Kasi mga anak ko mahilig sa masabaw. Kahit ako gusto ko rin masabaw yung gulay, ayoko yung puyot. Kasi siyempre yung sabaw niya o yung sauce, kulang na din. Tapan ulit. And pakuloyin natin ng siguro konti pa. Okay. So ito guys, nilagyan na natin ng water yung ang tawag dito. Ano nga yung sauce na yun? Oyster sauce at saka yung flour. Mimix natin. So ito yung magsisilbing pampalapot ng ating sabaw.
natin. Pampalasa na rin. Ayan. So, dapat walang lumps, walang buo-buo para siyempre pag smooth din yung sabaw. Kasi pag hindi mo nadurog yung flour, bukol-bukol din yan pag naruto. Okay, so yan yung last yata na ilalagay. O yan guys, tingnan na natin ulit. No blend. Kinasip natin kung luto na yung mushroom. So, ito kasi yung mushroom parang medyo makunat yan pag hindi mo siya niluto talaga. Mas lalo na yung dry niya. Kasi bukod sa need mo po siyang ibaba, dapat maluto mo rin siya. Yeah. And kami guys, by the way, hindi kami nagluluto ng gulay na hot cook. Ayaw ko yun. Ayaw ko yung mga half-cook. Gusto ko siya luto. Hindi naman yung duro. Pero hindi rin yung sobrang luto. Basta hindi siya half-cook. Ayaw ko yung mga half-cook. Yung iba gusto yun. So, depende yan sa inyo guys. Ako, preferred ko yung hindi half-cook. Kasi nga, for me, hindi maganda epekto sa chan ko. Nag-LBM ako kasi nga nagkaroon na ako ng aming biases before. So, para sa dagdag kaalaman, pag ikaw nagka-amidiasis, hindi na daw namamatay yung bacteria sa loob ng chan or parasites. Andun na sila. So, nag-activate yung mga yon pag kumain ka ng mga hilaw na pagkain. Kaya, never din ako kumakain ng mga kinilaw. Okay, open ulit natin. Anong next na ilalagay dyan? Tofu. Actually, luto na yung tofu natin na prito na yung kanina. Yan. Tapos, broccoli. Yan. And yung ano ba? Shrimps. Alagay na rin natin yan. Puro luto naman na yan. Then, yung quail eggs natin. Yung quail eggs guys, yan ang pinaka-paboritong tangkap dyan ng mga anak ko. Mamaya pag kinain yan, ubos agad yung quail eggs na yan. Minsan 6-10 pieces sila, 6-8 lalo na yung tuko yan. Sabi ko, mamaya wala ka nang makakain ng eggs. Ayan, so quail eggs. Apat lang kami guys, so yung ulam na yan, normally niluluto lang yan for the whole day na. So ano ba, takpan? Takpan konti. Takpan ng konti daw. Pakulo. Yan, bubuksan na ulit guys. Check natin kung anong pinagbago. Actually, hindi naman pinagbago kasi nga may luto na lahat dyan, no? So, yan, lalagyan na natin yung pinaghalong flour and oyster sauce. Ito na yan, magdadagdag na ng lasa dyan. And of course, yung magpapalapit ng konti siya sa bawo. So, we have to make sure na walang lumps. Walang buong flour kasi yun na yung tapos ng bukol-bukol minsan sa sauce niya or sa bawo. Actually, konti pa lang yung sabaw niya. Meron pa naman tayo doon yung broth ng broccoli. So, ilalagyan pa natin guys. Ayan. So, malapit na maluto ang ating tatsuin. So, ilagyan na natin lahat yung guys. Toto na to. Na yung sabaw niya. And syempre, dapat tikman natin yan. Yung lasa. Tatakpan pa ba natin ulit yan? Hindi na. Hindi na daw. O, tikman lang natin yung sabaw niya. Kung... wait ka, hindi pa tatalo. Ah, hindi pa tatalo. Atas ng mga presyo. Gracias.
ano bang matabang. Hindi naman, tama naman yung lasa. Pero parang bilaw pa yung flour niya. May konting alat na may konting tamis na oyster sauce. So, depende kasi yan sa oyster sauce na nabibigay, guys. Ano ba yung ginagamit natin yung oyster sauce? Dikongki. Ano na? Dikongki. Dikongki. So, may pagka-incheck. So, depende rin sa inyo yan, guys, kung gano'ng karaming lalagay ng oyster sauce. Actually, sa iba yung ganitong chopsuey nilalagay naman nila cornstarch or gaw-gaw. Oh, kasi kung palakot din yun. At yung iba nilalagyan ng asukar. So, kanya-kanyang version yan, guys. Kanya-kanyang style. Ito yung style namin. So, ayan, tinagtagan niya ng magic sarap. Kunti. Hindi siya nasira sa alat. Actually, yung isang pack naman na malit ng magic sarap is hindi naman yan masyadong maalat kasi madami naman yan ng ating kulay. Unless, sobrang konti ng raw mo. So, ayan. Isipan natin yung sauce. Luto namin ng chop suey, our own version. And also, again, thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe. 400 plus na po tayo. And of course, ang aim natin is maka at least 1K or 1,000. And more, of course. So, ayun guys. So, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify ka pa sa mga susunod namin videos. Okay? So again guys, thank you for watching and God bless you all. See you again on our next vlog. Bye!